ihimay-himayin mo lang. Kasi not everyone is bashing. Mm-mm, yung iba, they are protecting you. O oh, eto, ano nagsabi? Nagbago ka daw. Third party, hindi mo alam. Ako, hindi ko sinabi sa pamilya ko, like legit. Ikat na natin. Oh my gosh, Kuya Lloyd, I miss you so much. Thank you, Kuya, dahil, ano, thank you sa opportunity yung binigay mo sa amin, dahil, sinabi ko naman sa kanya, like, ang daming may ayaw sa atin. Hindi ko rin inahayaan yung sarili ko mapag-isa kasi parang hindi ko kaya. Pero ano masabi mo, ang daming medyo tutol? Thankful ako dahil dumating siya sa buhay ko. And ano lang, nagulat lang ako na nagawa niya yun sa akin. Hi mga nagbabanag, it's your mother Nak Balimbal and welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video, I am so honored to be here with the one and only BNT Andrew. Ayan, pakita na. Hi! Oh my gosh, pinakabahan ako dito. Pinakabahan. Kasi ang dami ako napanood, like kay Jessica, kay Bepang, kay Balo. So I'm so nervous. Don't be nervous, system. Ngayon ay, syempre alam mo naman ni Andrew, last time na na-interview ko si Andrew, 4 years ago din. Yes! Oh my gosh! I remember that and remember ko na. Ayoko. Ibig sabagin seryoso. Eh, eto kasi. Pero, ayan kasi marami mga nakubanak ang nag-request na for this time around. Si Andrew naman yung interview. Oh my gosh! Thank you so much! Andrew, kamusta naman na ikaw yung next? Kasi yung mga bakla nagtuturoan. Kinakabahan ako talaga. Feel ko dapat nga sa uli ako, eh. Kasi diba sa uli yung mga pretty, yung mga... So anong pakinabang na bakit sinabay mo ako kay Balong? Hindi, Charlo. Siyempre, it's such an honor. And para ano ka... So yung latest kasi na interview with Mother Nak, parang ano na yun, eh, pass. So, oh, yung ano, pass. Ano naman ngayon? Yung recent. Yung mga nangyayari. So, I'm so very excited. So, alam ko, excited kayo mga kababana kasi marami din kayo mga katanungan. Pero for this time around, tatanungin natin yung mga madalas na tinatanong kay BNT Andrew. Na? Okay, so... Natanong na yun before. Ha? Natanong na. Eh, di, wag na magtanong. Hindi mo pa nasagot, eh. Ito na. So, ano muna tayo? In general... Kumusta? General academic strand. Gas. Kumusta ang isang BNT Andrew? Right now, I think I'm 50-50 good and 50-50 bad. Pero ano kasi ako, moody ako ngayon. Pero I'm happy with my situation right now. I'm happy with my friends to support me and guide me. And also to my family. And sa ano naman... Medyo moody talaga. Pag mag-isa ako, grabe ang agulgul ko. Like, umuwi ako sa bahay. Nagbe-breakdown pa rin ako. Hindi nagbe-breakdown ako. Alam yun ni Mother Nak ba? Minsan ako yung mga alam tinatawa. Isa sa mga tinatawagan niya. Alam yun ng mga bayot. So, parang ano ako na trauma. Oh, andun pa rin. Nandun pa din siya. So, kasi parang nasanay ako na ganun yung situation lagi. So, parang ano pa rin siya, parang pag naiisip ko pa din, lalo na pag nasa kwarto ako, grabe yung ano ko talaga, yung anxiety ko sa kwarto. Kasi, you know naman, the renovation, we go together, di ba? So, kaya hindi ako masyado pumupunta sa bahay. Ganun that time. So, pero I'm good, totally, full package, the beauty. Piling mo yung pagka-moody mo, ano, piling mo effect din ng, since nag-ano ka, nag-hormones ka. I don't know, pero before pa naman, napakaiyakin ko naman talaga. Ngayon lang talaga, ayoko lang mapag-isa. Parang I feel
alone. Ayoko nang mag-isa talaga. Kaya, inaano ko, pinupush ko na sumama lagi sa ganito, na may kasama sa ganyan. Kaya, hindi ko rin hinahayaan yung sarili ko mapag-isa kasi parang hindi ko kaya. So, ando pa si Ando? Parang ano pa siya? Ayaw parang on the process. Ay, pagbaga, iba kasi yung, ano, yung feeling ng alone. Parang hindi ko pa carry mag-isa talaga. Oo, feeling niya lonely siya. Yun, pag Mr. Lonely! Diba? Feeling siya, feeling niya. Yun yung kanta ko ngayon, Mr. Lonely. Okay, eto. How happy are you? Ngayon. Right now, are you gonna rate it? Or siguro from 1 to 10, gano'ng kaka-happy? I'm happy like, feel ko mga 7. Where's the 3? The 3 is on, ano, on the way. On process. On the way na sila, nakabus. Nakabike. Pero I'm happy lang ngayon na ha, lalo na't may nag-aano sa, nagpapadibok na ating pechay. So I'm so happy and I'm gonna enjoy the moment together and we're gonna know each other. Hindi pa kami ha, pero inaano pa namin, kinikilala namin yung isa't isa. And then I'm happy with my friends na nandiyan nga sa akin, sa kabaliwan ko lagi, na minsan happy ako, minsan sad ako, di ba? So thankful ako dahil nandiyan sila para intindihin ako. Diba? Oh, also to my family, lalagi nag-update sa akin. Hi! Eto, Andrew, since ay na, you are 70% happy. Kumusta naman ang puso ng isang araw? Ang puso na nadurog before? Unting-unting na ba ba? Yung puso ko ngayon naman, good. Ano naman siya, medyo tumitibok-tibok na. Kasi na-broken talaga siya. Parang naano talaga siya, pukpok ng martilyo. So, ganun yung nangyari sa akin. So, ngayon, parang ano ko pa lang siya, unting-unting binubuo. Ganun. Pero are you totally healed? I don't know, pero ko hindi. In my, ano, I may opinion. Hindi, kasi may times na nagaganto-ganto, ganyan. Nagre-relapse pa minsan. Nagre-relax. Siya, nag-lapse. Yun, yung ano ko, lapse. Hindi, isa sa mga coping mechanism ni Andrew sa mga ganito, kain. Mm-hmm. Kain talaga ng kain kasi wala eh. Parang stress na, eating. Kaya stress napapasin eating ng mga tao na tumataba si ganito, tumataba si ganyan kasi nga, wala food. Pero last 3 years ago na interview ko ito, ano yung kinaibahan ng Andrew dati sa Andrew ngayon? Feel ko, mas ano, mas natuto. Di ba kasi before naman, laro-laro lang tayo ngayon. Pero ngayon, parang gusto ko nang matuto in life. Like, huwag masyadong ibigay 100% best kasi medyo masasayang like that. So ngayon, we need to be matured and we need to be handa sa mga pagsubok na dumadating sa atin. Di ba? Kasi pa-sweet lang tayo before. Pero after nung breakup niyo, you came from a 5-year relationship. Yes. After nung breakup, and then ayan, you are healing, mm-hmm, on process. Paano mo siya inano? Paano mo kinaya? Hindi ko kinaya. Inuuna, alam niyo naman yan. Nandun kayo, no? Yes, nasa vlog ba yun? Hindi ko talaga siya kinaya. Like, lahat na bigla, lahat na gulat. Hindi ko alam kung anong nangyari that time. Feel ko, ano, natulungan ako ng mga friends ko. Kasi hindi ko talaga kaya, di ba? Hindi nga ako nag-vlog that time. Dead ma ako, walang upload ng isang buwan, isang linggo. So, feel ko, natulungan ako ng mga friends ko. And also, ng mga supporters na mag-encourage sa akin, na mag-video ka, na mag-ganto, kaya mo yan. So, ayun lang, pinakinggan ko lang yung positivity. So, hindi na ako nag-nega. Saka, dead ma, we enjoy life. Like, drinking. No mo. Mga ganong moments. Si Andrew nga, naging ano siya ngayon. Medyo... Before. That time. Naging ano siya. Parang kumapit siya sa lakas ng alak. Kasi ganun eh. Para makalimutan natin, di ba, minsan, kailangan natin ng power ng alak. Pero, inubo siya. Doon ka pala? Hindi ako si Barbie. Si Barbie pala. Pero, what can you say now na you are seeing someone, you are getting to know each other? I'm so very, very happy. Ano masasabi mo dun sa, ano? Sa mga manliligaw ko? No. Sa isa, na she has, he has also a new partner. Ano masasabi mo sa kanya? Ako, masasabi ko sa kanya, I'm so happy for her. Him. For his? He's. I'm so happy ako sa kanya kasi ganoon naman. At meron naman kami, nagkaroon naman kami ng closure sa isa't isa. Kaya we support each other and kailangan naman natin maging masaya kasi walang permanent sa mundo. And feel ko ano kami, pinagtagpo pero hindi tinadhana. Parang ganoon.
So, I'm so happy. In a way, happy din siya sa ngayon. And we go with the flow. Grabe together. Taon. Like legit. Ako din, nagulat. Pero sa relasyon nyo, up until now, nagka-break up, nagkaroon ng partner and all, ano yung sa tingin mo yung pinaka-biggest takeaway lesson? Biggest lesson na natutunan mo sa relasyon mo? Feel ko, ano, ang natutunan ko sa relationship namin nung ano ko is ano, kasi nag-enjoy lang kami nun eh, nung time na yon, like, para kami mag-asawa, ganun na yung nangyari. So, I think ang biggest lesson na ano ko sa kanya is, I don't know. Kasi, I don't know. Pero I'm so thankful na dumating siya sa buhay ko. Like, legit, super naging ano ako, naging babae talaga ako, like legit. So, I think I'm so very thankful na dumating siya. The lesson is, ano, bil ko naging ano ko that time eh. Medyo naging matured ako nung kasama ko siya kasi nakaya ko mag-vlog, kasama ko siya, and also, travel, ganun. I'm gonna enjoy the moment with him. So, I think the lesson is, lesson learned. The lesson is learned. Ako, inibon ko, basta in-enjoy ko lang yung moment together with, ano, something. Ah. Eto, may mga ano, parang lagi ko naririnig sa live, sa comments, na you're getting bigger and bigger now na naman. Anong sasabi mo sa kanila? Bungga na naman? Na lumulubo ka na naman. Kasi nga, medyo madami tayong stress this past few months. This past few days. So, medyo ini-enjoy natin yung pudang. So, ayun nga. So, medyo ano rin tayo, alak-alak, kayo anti-stress. So, ayun yung nangyari. Feel ko, ano ka, stress. Really stress hard. Eating. Ganun. So, ganun. Kain-kain lang sa ganito, sa ganyan. Para maiwas yung stress. Ganun. I'm gonna, pero minsan pinapakinggan mo din sila on a brighter side. Parang kasi diba, concerned sila sa health mo. Ganyan. Gusto ko din talaga magpapayat. Like legit. Like gusto kong sa Maxi ng ganito. Parang yung katawan ko yung tinatamad. Gusto ng utak ko pero yung katawan ko tinatamad. Parang ngayon parang wala akong ano, wala akong gana mag-ganyan-ganyan. Pero soon, malay mo. Maging Ninya Marie Similata yung katawan. Ninya Marie din. Parang Pinya Marie. So, ayun. Guys, ano naman, in all honesty naman, si Andrew naman, napagsasabihin naman namin siya minsan. Mm-hmm. Actually nga, minsan kami na yung nag-aano sa kanya na huwag masyado magkanin. Ayan, sila. Ay, kami. Napagsasabihin naman namin siya. Mm-hmm. Pero ngayon kasi, since sinabi ko nga, ang isa sa mga coping mechanism ni Andrew is yung pagkain, yung basta kumain ang kumain. And hindi naman namin pwedeng i-ano yun, i-deprive sa kanya. Kasi stress reliever niya yun. Mm-hmm. Doon siya magiging happy. Lalo pero, pag madali araw, ay die. Sumasama pa kami mismo. Napapasama pa sila. So, ano, in all honesty, mga napabanak, sinasabihan namin siya. Sinasabihan namin siya and si Ando naman, minsan nililimit naman niya. Mm-hmm. And regarding naman sa health concern, marami salamat sa mga concern sa health namin. Yes, pero, thank you so much. Oo, ayun. Unti-unti kami nagtatransition dyan. Malay nyo. Oo, kasi kaya ka magkakaroon kami ng biggest loser. Diba? Abangan nyo yun. Super ano yun. So, 4 years or 3 years ago, your dad passed. Oh. Yes. And then, paano mo siya tinik na ikaw na yung magiging padre de pamilya? Kasi si Andrew, sa mga hindi nakakalam, si Andrew lang yung lalaki sa pamilya. I mean, ngayon kasi lalaki. Babae na siya. Yeah. Pero, yung shorter pa siya, uh-huh. siya lang yung lalaki sa pamilya mm-hmm. after his dad. So, nung nawala si Kuya Juanito, nagka-COVID. Diba? Oh. Si Andrew yung naging padre de pamilya. As in, umiiyak sa amin si Andrew that time. Mm. Parang paano niya gagawin yun? Paano mo kinaya? Kinaya ko siya, syempre, for my mama. Syempre, ang hirap nun, sobrang hirap lalo na nung sitwasyon na yun, nakita ko talaga sa harap na ano si Papa. So, napakasakit lalo na nung hindi siya naabutan ni ate. So, si ate is nakapag-plate na pero nasa Thailand na siya. So, hindi siya naabutan ni ate. Super sad dahil si ate yung pinaka-favorite ni Papa. Kasi siya ang panganay. So, ayun. So, napakahirap that time. Lalo na, ano, nung nagpapaayos ako ng bahay. So, nakita ko yung kay Mother Nakba. Nandiyan yung Papa niya para support me. Napakahirap sa akin dahil
that time is parang yung moment na nag-ano pa lang kami ni Papa is parang palabas ba lang ako ng ano ko nun ng shell. So hindi pa ako masyadong ano vulgar sa pagiging bakla. So I'm so ano talaga nun. Kinaya ko talaga yun for my mama and for my ate, for my another ate, for my family. Syempre kailangan natin magpakatatag para sa ating pamilya and also nag-stay talaga ako sa bahay na matagal after nung ano kay Papa. Kasi sabi din ni Kuya Lloyd na kailangan mo dyan ka muna, magpakatatag muna kayo para hindi malungkot yung mama at papa mo, ay mama at ate mo. So ayun, kinaya ko talaga kahit napakahirap that time, wala yung mga bayut, wala akong upload. So sabi ni Kuya Lloyd, laban lang. I'm so thankful kay Kuya Lloyd dahil siya nagbayad lahat ng bills ni Papa. Kasi hindi ko kaya, hindi namin alam. Si ate biglang umuwi, napakamahal ng ticket that time. COVID yun ha? COVID yun. So napakahirap, di namin alam kung saan kami pupunta. And naghiram na kami sa lahat ng mga kamag-anak namin. Kaya I'm so thankful kay Kuya Lloyd. Isa mga bayad dahil pumunta sila that time. Nung, yes, nung Las Lamay and nung Libeng, grabe nag-rent pa si Kuya Lloyd ng, ano, ng jeep para lang maka, ano, para lang sa Lama, ay sa Libing. Kaya I'm so thankful kay Kuya Lloyd for all the blessing. And alam ko naman na andiyan si Papa to guide me. And I'm so, feel ko proud na proud sa akin si Papa sa lahat ng ano ko ngayon. Lalo na sa, napoprovide yun sa family ko, di ba? I'm so happy na dumating si Papa sa buhay ko. Thank you, Papa. I love you so much. I miss you. Look at me now. I'm a girl. I'm a girl. Pero ano masasabi mo dito sa mga bunso na kagaya mo? Ako, masasabi ko sa mga bunso kagaya ko, magpakatatag lang kayo kasi napakahirap talaga magbunso. Alam niyo yan. Due to sa ganito, due to sa ganyan, napakahirap. So kailangan niyo lang magpakatatag and laban lang in life, lalo na pag mag-isa. Ang hirap mag-isa. Feel ko pag mag-isa ako, I don't know kung anong gagawin ko. Kaya magpakatatag lang kayo and laban lang in life and enjoy life now because life is a celebration. Pero ngayon, okay-okay na nakabalik na si Ate Jen. Oo, medyo umu-okay na kami and medyo umaahon na kami. So, medyo nagjijipon-jipon na kasi nga di ba madaming nangyari this past few months. Past pero few kasi days. Mahal na pabanak, talagang vocal naman sa amin si Ando. Sinasabi niya, nagka-problema talaga as in yung savings niya. Kasi nga, mm-hmm, parang siya yung naging sinalo niya lahat eh. Mm-hmm. Nang kailangan bayaran. Grabe, so, na back to zero talaga kami. Back to zero talaga si Ano. Kasi vocal naman siya sa amin nun. And kahit kami rin naman. Basta open naman kami sa isa't isa. Kaya I'm so happy na kahit hanggang na ngayon is unti-unti na nakabangon muli. Yes. May katuwang na si Andrew. Thank you to all my sister. Pero ano yun, parang toka-toka kayo? Yes, si Ate Jen sa bahay. So nag-ano siya, nag-a-advance na siya doon. Para matapos na agad. So ako is, sa akin na napunta yung aircon kasi home credit yung aircon namin. So, ako na din sa grocery, tapos si Basang sa internet, sa water, ganun kami. Toka-toka. Diba? Masarap nang ganun. May ano pa, allow si mother, ganun, mga gusto niyang gawin. Barbar. Nag-gabar sa atin, Delpa. May balak ba ang isang BNT Andrew na bumalik ulit sa studies? Sa dami nagtatanong niya, lahat, grabe. Ako, right now, I bet ko talagang bumalik ng pag-aaral, like legit, kasi parang ano, parang medyo na iiwanan na tayo ng panahon. So, gustong-gusto ko talaga bumalik and marami pa akong gustong matutunan. So, I think this coming school year, I'm gonna enroll. So, I'm so excited for that. And, nakamiss din maging buhay estudyante. Like, yung mag-ano kayo, mapasok kayo ng school, first day of school, recess, yun! Yung classmate, classmate. Yung classmate mo si crush. Pero ito ano, baka i-connect natin din yung thinking na baka nauhuli na, na pag-iiwanan. Mm-hmm. Ano, sa edukasyon, sa ngayon ha, ang edukasyon, mm-hmm, it's for everyone na. Mm-hmm. So, sa lahat po ng mga, kasi katulad dami nila, ano, nag-stop kami kasi kailangan. Kailangan talaga. Tsaka, kasi nga, bumabadad winner kami, bunso pa. Bunso. So, kinalalakan na yung huminto kasi nga para sa pamilya namin. Kasi kung walang mag-work, walang, eh hindi naman namin kaya pagsabayin. Pero ayun, ngayon, since may resource na, kung meron, unti-unti lang natin. And sa mga ano naman dyan, sa mga kabataan or sa mga anak dyan na meron kayong pribilehiyo, may kaya yung mga magulang, may, kung may chance kayo, huwag yung sayang. Kasi daming gusto mag-aral na
walang masyadong andan, ano. Kayo, andyan na. Kung baga gagawin nyo na lang, bumawi kayo sa magulang nyo. I-grab nyo, huwag nyo sayang. Kasi kung kami lang, kami na lang. Yun na, kami na lang yung pag-arali ng mama. May mga scholarships din. Ayan, para so malaking tulang. Lalo na yung mga athlete. Yes. Diba? At ano ha, tawag dito, ano to, laking lesson sa akin ito. Kasi dati, di ba lagi akong tumitik na yung scholar, kami nila ato. Mayroon akong dalawang scholar na in-applyan. Yung una, natanggap na ako, full scholar. Yung pangalawa, natanggap ulit ako. Pera. Alam mo, ang sabi sa akin ni ng teacher ko, in-advise sa akin, huwag mo nang kunin yung isa. Kasi, meron pang isang estudyante na mabibigyan. So, huwag mong kahit na qualified ka, matalino ka, ganyan. Baga, ano ka, sa'yo binigay, kung okay ka naman na, ibigay mo na lang sa iba. Kasi may mga estudyante na deserving din. Forgive gents to other. Oh, yes. So, natutunan, sineko lang naman, natutunan ko lang naman. Pero, ayun, going back, we're so excited. Kasi yes. Si Ayde, di ba, alam ka atin. Gusto ko na rin mag-skirt. Skirt! Tapos nakaboot. Basta, aabangan nyo yan mga nakabanak. Yung development naman namin. So, very excited. Kanya-kanya naman eh. Kanya Marimu maging classmate natin yung ano si mga fan eh. Oo, mga supporters natin, di ba? Tama kayo maging teacher natin sila. Okay, at ang daming tatanong, Andrew. Kasi parang, di ba, you are getting to know each other ni Jacob. Hindi ba daw ganun kabilis? Na parang, ang bilis mong magkaroon ng getting to know each other talking stage. Mabilis ba yun? 7 months? Like legit, pili ko hindi naman siya mabilis. Pili ko, deserve ko naman ding maging masaya. So, ayun naman. And, kaysa naman, umiyak-iyak tayo gabi-gabi, di ba? So, ako, gusto ko lang maging masaya and enjoy yung buhay. So, in-enjoy ko siya ngayon. So, we're gonna know with each other. We're gonna go to somewhere and have a bonding together. So, I'm so happy naman na dumating siya sa, ano, sa life. Because life is a celebration nga. No? Pero ano masabi mo? Ang daming medyo tutol. Ako, masabi ko, ano lang, guys, please don't bash us and enjoy lang natin with go with the flow. Hindi natin alam kung anong resulta. So, ano tayo? Trust the process. Di pa naman kami, pero ano pa, knowing to each other. So, hindi natin alam kung anong resulta. So, parang nagtitest lang kami. Tapos kung anong resulta. Trial and error. Yes. So, very excited. Ito, not invalidating yung pakinom ni Andrew. Kasi happy si Andrew ngayon eh. Off ka mga nakbabanak. Kita namin yung happiness niya sa heart niya. Baga yung puso niya masaya. And hindi din naman natin i-invalidate yung viewers. Kasi parang meron din silang concern sila. Pero sometimes kasi, baga okay din yung magbigay ng pieces of advice. Pero, sa part mo, Andrew, minsan parang i-ano mo din, i-filter out mo din. O mamaya, ay wait lang. Parang ang daming nag-agree, tama ba to yung steps natin? So, i-ano mo lang din, ihimay-himayin mo lang. Kasi not everyone is bashing. Yung iba, they are protecting you. Yes, diba? Thank you so much, and guys. And sa mga viewers naman natin dyan, please be considerate naman. Don't be mean. Pwede naman kasi nating protektahan si Andrew without throwing harsh words. Minsan kasi OA na. Minsan OA. Like, ano na, over the backod na yung mga pinagsasabi nila. So. Pero mga nakabana ka, nababasa ko kasi, pinapati naman namin kay Andrew. So, minsan nag-uusap-usap naman kami regarding chat. Pero sa ngayon, ang pinaka tinitignan na lang namin is masaya si Andrew. And ayaw namin kunin yun sa kanya kasi nakita namin sa ilang buwan kung gaano siyang nag-suffer doon sa past relationship, sa trauma na ginawa sa kanya. Pero ayun nga, sinasabi ko sa inyo, hindi naman namin ini-invalidate yung care nyo for us. Pero be ano, baga, be kind sa mga salita. Kasi, nag-e-enjoy na nga yung tao. Kaya hindi nga ako nagbabasa ng comments sa akin eh. Kasi ano, ayoko mas stress lalo. Like, pag grabe ako, pag mag-breakdown ako, hindi nyo kakayanin talaga. Kaya, hindi ako nagbabasa. Pagka-upload ko, then go, ayun. Pero yun, pag ready ka na, Drew, konti-kontiin mo lang. Yes, para kahit paano, kung merong dapat baguhin, merong dapat, Ngayon kasi medyo ini-enjoy pa natin.
So, darating tayo dyan. Darating tayo dyan. Ayan, darating daw tayo dyan. Mga ano oras yan? Mga 3. Ito, Andrea, may bala ka bang magpa-enhance? Kasi nag-transition ka na eh. May bala ka bang magpa-retoke? Sa retoke, I think, meron. Pero hindi ngayon. Parang gusto ko siya gawin pag ano na ako. Pag nakita ko na sarili ko, I feel like a girl. Uh-huh. So ngayon kasi, nag-ano pa lang tayo, nagpa-process pa lang tayo. Pero ano yun? Papapepe? Gusto ko magpasusang. Gusto ko magpasusang talaga. Pero gusto ko muna, bago ako magpasusang, magpapapayat muna ako. Siyempre naman, ano yun? Tsaka psychologically prepared ka. Uh-oh. Mental mo, emotional, tsaka kasi financial. Nakita ko yung kay Joven. Yung financial, syempre. Mami, magpasok ako, wala kang pangkain, di ba? Ganyan lang, let donut. Ano yan, smidgets? So, lang. Dapat tanda ka talaga kasi nakita ko yung ano ni Mama. Grabe, ang pakahirap talaga. So, kailangan talaga meron kang kasama, kailangan may mag-aalaga sa'yo. And ako naman, I don't know kung anong mangyayari, di ba? Magsasang ka, oh. O ba? Kinakabahan pa ako. So, dalating tayo dyan sa tamang panahon. Pero yun yung gusto kong ipagawa, like the susang. Susang. Susang, tatlo. Kaya ta, Andrea, ang next question naman natin. Nagalit ba si Ate Delph? Or alam ba ni Mami Delph kung ano yung, kung ba't kayo nag-break? Ni ano? Nung ex. Ako, hindi ko sinabi sa pamilya ko, like legit, like, napanood lang nila sa vlog. Tapos ang reaction nila? Wala sila reaction. Hindi nila ako tinanong kung, anak, kayo pa ba ni ganito, ni ganyan. So, nung umuwi ako sa bahay, parang ano, parang walang nangyari. Parang dead mo sila. Di, feeling ko kayo nakapaka lang nila. Yung gusto nila, ikaw yung magsabi. Ayun, pati si Basang, si Ate Jen, hindi sila nag... Pero nangangamo sila, kamusta ka na bunso, sa ganito, sa ganyan. Si Ate Jen, pati si Basang, pero si Mama, hindi ko alam kung anong reaction ni Mama that time. Pero nagulat si Mama nung pumunta si ano, nung nag-closure kami. Pumunta siya nun kasi gusto niya makita yung dog namin na si Odette. So, nagulat si Mama. Like, oh my gosh, dumating siya. Tuwan-tuwa si Mama that time. So, pero sinabi ko naman kay Mama na, ano na kami, we're going to France, ganyan. So, support naman si Mama sa akin lagi. And si Malaate, and si Labasang. So, ganun sila ka-support. Nagulat talaga ako, wala silang reaction. Like, legit, like, oh my God. Kinakapaka lang yun. Kasi ayaw nilang... Parang ayaw nilang i-open. Saka ayaw nilang dagdagan pa. Kasi baka mamaya, na-feel nila, parang dinidibdib mo saka, na. Saka, nung nasa bahay ako, hindi nila ako tinatanong, kayo pa ba ni ganito, ni ganyan? Ganun. Hindi na nila in-open. Feel ko, sinabi na ng mga ate ko kasi grabe naman ako talaga mag-breakdown that time. So, ayun. Eto naman, kasi may connection ka doon sa kabila, sa side. Hinat ka ba? Nang? Nung sa side nung ex mo? No, hulo. Wala na din. Hulo. Parang kato. Feel ko dead mo daw. Dead mo lang. Dead. Hindi na namin sabihin, i-disclose yung pinaka main reason kung bakit naghiwalay. Kasi baka mamaya, third party, hindi mo alam. So, may third party talaga. Yet, may third party. Baka nga fourth party yun. Aminado siya. Yes, aminado naman siya. Inamin niya sa akin. Nung pagkahuli ko sa kanya, inamin niya sa akin. So, ayun. Nangyari, alam mo, ando ka ba nun? Nung ano, oh, nag-breakdown ako. Oh. Di ba, grabe? Like, legit. So, ayun na. Kaya ayoko pumunta sa lugar na yun. Kasi parang bumabalik siya, like, yung nangyaring, ano, paghuhuli. Oo, kaya ayoko pumunta doon. Pag pumunta ako doon, ayoko sa side na doon kasi parang naaalala ko siya. So, I'm so very ano traumatizing sa yeah, ano na yun. Like, legit. Eto, based dyan sa trauma, hindi ba yan naging parang since ayun nga, na-trauma ka and all, hindi ka ba na natakot ulit na baka pag sumubok ka, mangyari na naman yan? Ay, yung kinakatakot ko. Kaya medyo ano ako, medyo nag-iingat na ako. Baga, nag-hold back ka na din. Nag-hold back pa ako. Like, oh my gosh, papasukin ko ba ulit to? Hindi ko alam kasi baka masakta na naman ako ng bongga. So, medyo iniingatan natin yung puso natin. At syempre, hindi natin ibibigay agad-agad. Isusuko agad yung puso natin. Syempre, ang pipiliin ko yung deserving talaga. At alam ko talaga na ano na siya. Siya na yung the one. Baka sa girl. Baka girl yan. Kaya ayun, medyo iniingat na ko talaga. Grabe naman talaga kasi ako ma-broken talaga like legit. So,
ayoko na mabalikan yun dahil grabe talaga, like, baliw and iyak ng galon. Isang buong galon. Yung OA. Ito, anong masasabi mo na naman? Nabilenta niyo yung bago, yung car niyo. Anong car? Anong car? Kala ko si Madam Ellie. Kala ko si Madam Ellie. Gagi. Kala ko, anong car? Wala kaming kotse. Bali. O, ito, anong nagsabi? Nagbago ka daw. Ang dami nagsasabi na nagbago daw ako, pero I think lahat naman is nagbabago. Pero, yung pag na, nakakabasa ka na, nagbago na si Andrew, ano yung pagbabago na feeling mo ibig sabihin nila? Feel ko yung pagiging ano ko, like, wala akong pagiging kalog. Kasi diba ganun ako nung past vlog ko, like, hi love, ganun, confident ako sa kung anong ginagawa ko. Pero this time, parang, nagiging pabebe ako dahil, feel ko din, like, I feel like a girl like that. So, I don't know, parang nagiging pabebe nga ako this time. Pero, tinatry ko bumalik yung pagiging ano ko naman, pagiging kalog. Like, pagiging baliw talaga, like, legit, with Darla. Pero nakakamiss din naman talaga yun. Ang dami rin nagsabi talaga na nagbago ka na. Sa comment, hindi ko naman nababasa, pero nagpa-pop up. So, medyo, nababasa ko naman na siya. So, pili ko ibabalik ko na yung ganun. Kasi yung ganun yung gusto ng mga tao. Oh, tsaka, ganun ka. Ganun! Diba? Pero paano yung way mo para mabalik ka doon? Feel ko, more on sama ko sa mga friends ko. Kasi pagkasama ko yung friends ko, bangabaliw talaga kami. So, lalo si Darla, sila Limsi, sila Aye, sila Emma. So, feel ko medyo sasama-sama na tayo. Kasi this past few days, medyo energy namin yung moment with the love. So, ngayon, medyo sasama-sama na tayo sa mga bayo. Like, legit. I'm so very excited to bond. The bonding. Ano yung sabi mo? Ang daming may ayaw sa kanya. Diretso ka na. Diretso ka na yung ang dami, I don't know. Like, bakit niya siya ayaw for me? Basta ako, ang mahalaga sa akin is we love each other and we're gonna enjoy the moment. And sinabi ko naman sa kanya, like, ang daming may ayaw sa atin. So, deadma, we go with the flow. Alam naman natin sa isa na we love each other, we know na inaano natin, inaano pa na, kinakapapa natin. So, kailangan, sabi ko sa kanya, you need to be strong. Kasi, pagsubok lang yan na dumadating sa atin. So, sabi ko sa kanya, magpakatatag, grabe, umiiyak siya sa akin. Like, pag nababash niya yung bash, grabe, umiiyak siya sa akin. Like, sabi niya sa akin, grabe naman sila mga usigagan, tula naman akong ginagawang mali. So, sabi ko sa kanya, oh my gosh, like, naaawa ko sa kanya kasi nadadamay siya. Like, kahit wala naman siyang ginagawang mali. So, ganun, grabe. At some point sa relasyon namin, ako, si Jesbeen, relasyon natin, andiyan na yung may doubt din yung mga tao. Eh. At first, parang medyo, kasi pero yung nga, pinaprotektahan nila tayo, tayo masaktan. Na parang hindi namin peperahan ka lang. Yung mga connotation kasi yan, nagagamitin ka lang yan. Ganun yung mga sinasabi nila. Pero, yeah, yun nga, katulad na sinabi namin, ayaw namin i-deprive kay Andrew kung ano yung kasiyahan na meron siya ngayon. Kasi, yung happiness niya, parang priceless yun. Tsaka, pero ayun nga, since that's sa inyo, nagagaling din sa inyo yan, sa mga viewers din na pinaparinggan naman ni Andrew. Iniunti-unti niya i-take naman yan. Nagsisink in naman sa kanya yan paunti-unti. Pero sa ngayon, parang dahan-dahan lang. Oo, dinadahan-dahan pa lang natin. Okay, so ayan, Andrew, since ikalawang yugto ng tapatan with Ate Wilinsi, ayan, bibigyan natin ng chance si Andrew para magpahayag ng kanyang mensahe sa mga pictures na ipapakita natin sa kanya. So, once again, the views and the opinions. Chat lang. So, Andrew, meron ako may papakita ng pictures sa iyo. And gusto ko, parang sila yung kausap mo talaga. Like, so, hindi siya yung salamat sa kanya, ganyan. Salamat sa iyo, ganyan. Kwari, kausap mo sila. Para mas damang-dama natin yung senaryo. Okay, ang ating first picture ay... The wig. Our first picture is your mother. Oh my gosh! To my mama. Thank you, mama. Dahil nandiyan ka for me. I love you so much. Oh my gosh. Grabe si mama sumuporta sa akin. Like, simulat bata pa ako. Pinagtatanggol niya talaga ako. Natago niya kay papa.
Kaya, ma, I'm so thankful na nandiyan ka for me and gagawin ko lahat para sa'yo. I promise that. And thank you dahil nandiyan ka talaga para sumuporta sa akin. And I love you so much. And ano, see you soon. And good health sa'yo. Alam mo yan, gagawin natin lahat para maging good health ka talaga. And alam ko nang binibisita ko naman si Mama. Kaya, I love you so much, Mama. Thank you for being a good mother for me. I love you so much. I'm so excited. Namiss ko tuloy si Mama. Uy, ano yung Mama, yeah. Oh my gosh. Si Kuya. I miss Kuya Lloyd so much. Lalo na nung medyo nag-ano kami, outing. Diba? So, ano sabi ko kay Kuya? Oh my gosh, Kuya Lloyd, I miss you so much. Thank you, Kuya, dahil, ano, thank you sa opportunity yung binigay mo sa amin, dahil, kundi dahil sa'yo, hindi namin alam kung anong buhay namin ngayon. And, naway, gabayan mo lagi sila, Mami Lori, lalo si Mami Lori, si Papa June, and mga kapatid mo. And, Kuya, thank you dahil, ikaw yung dahilan ko ba, kung bakit kami nag, ano, yung nagawa namin yung mga first time namin, like traveling, and lalo na yung, ano, yung pagbablog, dahil malaking tulong yun sa amin, nakapagpagawa kami ng mga kanya-kanya naming bahay, and basta, we're so very, very thankful talaga kay Kuya Lloyd sa lahat ng tinulong niya sa amin, hindi lang sa amin, sa lahat ng mga bayot, and sa lahat ng natulungan ni Kuya Lloyd, kaya I love you so much, Kuya Lloyd, hindi ka mawawala sa amin, sa isip namin, sa puso namin. Kaya I love you so much. Very much. Okay, for our last picture, ayan, anong message mo sa taong ito? Oh my gosh, Negra, why you do that? Bakit? Huwag na. Kasi huwag na. Okay lang naman. Hindi. Okay lang. Ikat na natin. Hindi. Ayoko lang makita yung ano. Ibil ko hindi pa ako handa. Hindi. Okay lang. Okay lang talaga. Ako. Ang message ko sa kanya. Hindi. Ang message ko sa kanya. Thankful ako dahil dumating siya sa buhay ko. And ano lang, nagulat lang ako na nagawa na yun sa akin. Pero I'm so thankful na dumating siya sa akin. Pero ganun talaga ang buhay. May dumarating pero may nawawala. Kaya masabi ko sa kanya lang, thank you lang. I'm so thankful. And ano, look at me now. hindi talaga ako sanay na nakikita yung picture niya, kaya... So, okay. Hindi okay lang. Kasi oh my gosh, may namiss ko pa naman, hindi ako iiyak na vlog ni Negla. Ayan, sige, i-wrap up na natin ito bago tayo magkakayaan. Ayan, Andrew, maraming sorry, wait lang siya tayo. Ay, okay lang. Okay lang. Ah, okay. Sayang tuloy yung mascara ko. Nag-gay ka pa naman siya. Pero ayan, git nga lang. Okay ka na? I'm good. Diba baliw ako tumatawa at umiiyak? So, ganun talaga. Diba grabe? Ganun talaga. Anyways. Maraming salamat, Andrew, for being transparent. Thank you so much. And alam ko maraming pang katanungan na maraming gusto itanong yung tao. Pero as for me, ayun kasi yung lagi kong nababasa. And I'm so sorry kung meron akong hindi, okay hindi lang. Dapat, okay lang. Kung nag-step on ako sa mga hindi dapat. Pero it was nice having you in. Malakita nyo, hindi na ako mag-breakdown. Ganun ako mag-breakdown. Mas malala pa po, ah. Hindi pa yun. Mas malala pa. So, ganun talaga. So, salamat. Thank you so much, Mother Nakbal, for being a mother for me, like, baby girl talaga. Thank you so much dahil nandiyan kayo for me talaga. Like, hindi ko alam gagawin ko pag wala kayo. Like, baliw talaga. Feel ko magamagana yung mata ko. Kaya,
Ayun, thank you so much, guys, and mga Bex. Okay. To my friends. So, ayun, pinaka-takeaway ko lang siguro dito is let's be kind. Sa, kahit sa pinakasimpleng bagay, kahit sa salitaan. Kasi hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan ng bawat isa. So, maraming naka-ano lang, naka-angkla na lang, tapos bibitaw na. Kaya sa simpleng salita, please be kind. And at the same time, maraming salamat pa rin sa inyo kasi sobrang talagang sasabihin nyo lahat para na maprotektahan kami. And binavalue po namin. Yes, thank you sa support. So, maraming salamat mga nakpabanak. And syempre kay Andrew for being here. And kay Babe nag-assist kay Madam Ivan. Kasi pinahinap tayo ni Madam Ivan ng ring light, ng place. Ayan, maraming salamat. And sa iba pang mga bayot dyan, si Dala, si Aye, si Barbie, si Mother Ethan, and nandyan sila. Maraming salamat. So, hindi na dapat yakin. Pang... Kaya na sana naiyakan ng picture. Sa uli pa talaga. Nagulat ako. Ayan mga nakpabana, comment down below kung sino yung gusto nyo next time interview natin. Yes. And kahit pa paano, at least sana nagkaroon kayo ng idea kung ano si Andrew sa ngayon. And sana yung mas maging masaya tayo para sa ano na. Yes. So once again, maraming sa mga nakpabana. Again, ito po ang tapatunod ate mo, Limsi. And you are my nakpabana. And kung ito ka sa video, don't forget to like and share this video. And syempre, masasama natin sa akin channel ni Malhuet, sa channel ni BNT Andrew, sa channel ni Madam Ivan, ni Aye, ni Darla, ni Barbie, ni Mother Ethan. At syempre sa channel namin lang. Yes. And of course, don't forget also to subscribe kay Mother Queen, kay Mapa June, kay Ate Gina. At sa ating channels below, ayan, isubscribe nyo na kami, support us, support Filipino vloggers. Again, it's si Mother Nakbaling Malalaga, nagpapaalala yung palagarap natin na nalihiyon ang pamabanag. It's si Mother Nakbaling Mal. Signing off, bye! Hindi ka pa i-